May mga haka-haka na ang insidente ay maaaring sanhi ng isang maling kalkulasyon sa panahon ng isang live fire exercise na nasasangkutan ng isang Chinese submarine. Ang teoryang ito ay nagtataas ng karagdagang mga katanungan tungkol sa likas na katangian ng insidente at ang dynamic sa loob ng mga operasyong militar ng China sa rehiyon. Ang isang... Teka lang ha, mga utol. Pwede nga yun, no? Maraming posibilidad eh. Kasi pwedeng nag-malfunction yung kanilang weapon system nung barko na yon, nasabing barko, kaya sumabog yung barko. Pwede nga rin yung live fire drill nila, tinamaan mismo yung kanilang sariling barko. Pwedeng ganun. O pwede rin naman talagang may bumira, pero I wonder kung merong ibang bansa na bibira sa barko ng China. Kasi nga, lahat naman rin ng mga aliado, unang-una hindi ang gagawin ng Pilipinas. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Totoo nga ba ito? Pero kung ito'y totoo, ang tanong, sino ang gumawa o sinong bumira, sino nagpasabog, mga utol? Dahil ito, grabe ito. Barko ng China Coast Guard wasak ng tamaan ng hindi pa natutukoy na sandata. Ibig sabihin, may bumira. Okay, ito'y may. Kaya mula kay Terong Explain, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Alamin na natin, barko ng China Coast Guard, ha? Binira. Breaking news. Ayan, no? Naku po, grabe ang sinabi ng China Coast Guard. Isang barko ng China wasak ng tamaan ng di pa nalalamang armas. Mm. Xi Jinping pilit binubura ang mga detalye sa nangyaring insidente. Ang buong detalye sa balitang yan, tutukan. Yan ang nagbabagang balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Kaya kung handa ka na kaibigan, abay humanap na ng pwesto at makinig ng mabuti upang walang ma-miss na impormasyon. Pero explain, pa-subscribe mga utol. Sa isang nakakagulat na pangyayari, isang Chinese naval vessel na nagpapatrolya sa West Philippine Sea ang iniulat na nawasak ng hindi pa nakikilalang armas kahapon. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng maraming katanungan at alalahanin kapwa sa rehiyon at sa buong mundo. Habang naghihintay ang mundo ng karagdagang impormasyon at pagsisiyasat, mahalagang suriin ang konteksto, potensyal na implikasyon at ang pangangailangan para sa mga diplomatikong solusyon. Ang West Philippine Sea, na kilala rin sa China bilang South China Sea, ay matagal nang pinagtatalunan kung saan maraming bansa ang umaangkin sa iba't ibang bahagi ng malawak na katubigan nito. Ang China, Taiwan, Pilipinas, Vietnam, Malaysia at Brunei ay lahat ay umaangkin sa mga bahagi na mahalagang estratehikong rehiyong ito. Ang mga tensyon ay tumaas sa paglipas ng mga taon dahil sa mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo, paggalugad ng mga mapagkukunan at mga alalahanin sa kalayaan sa pag-navigate. Partikular na aktibo ang China sa pagigiit ng mga pag-aangkin nito sa West Philippine Sea. Ang pagtatayo ng mga artipisyal na isla, mga instalasyong militar at agresibong pagpapatrolya ng mga sasakyang pandagat at Coast Guard ng China ay pinagmumula ng pag-aalala para sa mga kalapit na bansa. Ang mga pagkilos na ito ay hindi lamang nagpapataas ng mga tensyon sa rehiyon, kundi humahantong din sa pandaigdigang kritisismo. Napakamot sa ulo sa insidenteng nangganap na kinasangkutan ng pagkasira ng isang barko ng China. Isinasaad ng mga ulat na ang barko ay nasa isang nakagawiang patrol sa pinagtatalo ng tubig nang ito ay tamaan ng hindi pa nakikilalang sandata. Ang barko ay naiulat na nawala at hindi pa nakukumpirma kung may nakaligtas sa nangyaring insidente. Habang ang mapauwi ng ulat ay nagmungkahi ng isang hindi natukoy na sandata bilang sanhi, ang ilang mga haka-haka ay lumitaw tungkol sa posibilidad ng isang aksidenteng pagkasira dahil sa isang hindi gumaganang sistema ng armas. Uy, pwede nga, no? Pwede naman na parang fault ng kanilang mga system ng mismong barko, mga utol, doon nangyari, pero hindi binira. Pwedeng ganun yung nangyari, kaya naging tahimik ang China dito dahil sinerch ko ito, mga utol, at hindi ko makita yung mga report. Pwedeng itinago nila sa mundo yung pangyayaring ito. Kaya hindi natin nalaman. Okay, mga utol? Pero pwede rin binira. At kung binira man ito ng kung anumang bansa o kung anumang armas, pwedeng isa tayo sa mapagbintangan o ang United States at yung mga iba pa nilang kalaban dito. At mabalik tayo doon sa claim dito sa West Philippine Sea, South China Sea, mga utol. Siyempre, totoo naman eh. May mga claim talaga yung Brunei, yung Malaysia, Vietnam. At kung tutuusin, talagang meron din silang legal claims. Kasi po, yung Spratly Islands, talagang hindi naman lahat doon eh atin. Hindi pasok sa ating exclusive economic zone. At palagay ko, ang pinaglalaban lamang ng Pilipinas ay yung mga pasok sa ating exclusive economic zone na itinakda ng international law na siyang inaangkin ng China. At
yun na nga, alam naman nating lahat na nagtayo na sila ng mga artificial islands sa mga lugar na yun. Naitapi ko na yan, mga utol. Diba, sa Paracel Islands, parang 20 na ang nasasakop na mga isla at mga bahura ng China. Dito sa atin, kung hindi ako nagkakamali, mga 7 na. Kasama na yung Scarborough Shoal, mga utol. Hindi man nila tinayuan ng artificial island, pero talagang inaangkin na nila yung Scarborough Shoal, which is yung malapit sa Zambales, mga utol. So kung sa akin, parang nakakatuwa na may bumira sa kanila. Pero kung totoo man na binira yung barko ng China nang hindi pa nalalaman na bansa o nung ano pang armas, pwede na itong maging mitsa ng digmaan. So anong masasabi nyo dyan? Pakicomment na lang. Tuloy na muna natin, ha? Balikan na natin konti. Dad, ng isang aksidenteng pagkasira dahil sa isang hindi gumaganang sistema ng armas. Ang kakulangan ng konkretong impormasyon tungkol sa likas na katangian ng armas at ang partidong responsable sa pag-atake ay naglalabas ng maraming katanungan. Tama. Ito ba ay isang pagkilos ng pagsalakay ng ibang bansa o isang trahedya na aksidente na gawa mismo ng mga crew ng barko? Maaari bang humantong ang insidente ito sa higit pang paglala sa tense na rehiyon? Ang mga hakahakang na umiikot sa mga eksperto ay ang posibilidad ng isang malfunctioning weapon system sakay ng Chinese ship. Ang ganitong mga insidente, bagamat bihira, ay naganap sa nakaraan ng may iba't ibang kagamitang militar. Kung talagang nagkaroon ng malfunction, maaari itong humantong sa isang hindi sinasadya na sakuna na nagresulta sa nangyaring insidente. Tama. Maaaring mangyari ang mga aksidenteng pag-activate o misfiring sa mga sistema ng armas dahil sa mga teknikal na aberya, pagkakamali ng tao o kombinasyon ng dalawa. Sa masalimuot at mataas na stress sa kapaligiran ng pagpapatrolya sa pinagtatalo ng tubig, ang mga aksyon ng crew at ang functionality ng onboard na kagamitan ay mga kritikal na salik na dapat isaalang-alang. Ang hakahaka na ito ay nagtataas ng mga katanungan tungkol sa pagsasanay ng mga tripulante, ang pagpapanatili ng sandata ng barko at ang posibilidad ng isang sistematikong issue sa loob mismo ng puwersang maritime ng China. Ang ganitong uri ng aksidente, kung nakumpirma, ay kumakatawan sa isang matinding trahedya para sa mga tripulante at higit pang magpapalubha sa sensitibong sitwasyon sa West Philippine Sea. Tama. Habang ang mga paunang ulat ay nagmumungkahi ng hindi pa natukoy na sandata bilang dahilan, ang ilang mga hakahaka ay lumitaw din sa mga website na naglalabas ng mga Chinese na balita tungkol sa posibleng dahilan ng insidente. Ayon sa hindi pa na-verify na source, may mga hakahaka na ang insidente ay maaaring sanhi ng isang maling kalkulasyon sa panahon ng isang live fire exercise na nasasangkutan ng isang Chinese submarine. Ang teoryang ito ay nagtataas ng karagdagang mga katanungan tungkol sa likas na katangian ng insidente at ang dynamic sa loob ng mga operasyong militar ng China sa rehiyon. Ang isang... Teka lang ha, mga utol. Pwede nga yun, no? Maraming posibilidad eh. Kasi pwedeng nag-malfunction yung kanilang weapon system ng barko na yun, nasabing barko, kaya sumabog yung barko. Pwede nga rin yung live fire drill nila, tinamaan mismo yung kanilang sariling barko. Pwedeng ganon. O pwede rin naman talagang may bumira. Pero I wonder kung merong ibang bansa na bibira sa barko ng China. Kasi nga, lahat naman rin ng mga kaalyado, unang-una, hindi ang gagawin ng Pilipinas. Tapos lahat ng mga kaalyado natin bansa na nagpapatrolya dyan o nandyan sa South China Sea, wala namang planong makipagbanggaan sa kanila talaga. Kasi ang pinapatupad ng mga yon, ng mga kaalyado nating bansa, ang stabilidad at seguridad ng lugar. Hindi para makipag-toe-to-toe sa China, mga utol. So, palagay ko, pwedeng nag-malfunction talaga yung weapon system ng mismong barko at yun din yung dahilan, mga utol, kung bakit nila itinago sa media yung nangyari na ito. Kasi hindi lumabas . So, may mga post pero hindi talaga klaro na kung anong napag-alaman nila. Kasi knowing China, mga utol, yung Chinese government, malamang kung alam nila na binira sila o tinira sila ng isang bansa man lang yung kanilang barko, talagang sandamukal na yung statement niyan, ipapalabas niya sa mundo na, ginanyan na kami niyang mga yan. Di ba, yan ang gawain nila, yung black propaganda nila, yung siraan ang mga katunggali nila mga bansa para lumabas na sila yung nasa tama palagi. So kung totoong binira ang kanilang barko, malamang naglabas na ng statement tong mga to. So ano masasabi nyo dyan, mga utol? Pakicomment na lang, ituloy na natin.
isang partikular na kapansin-pansing aspeto ng insidenteng ito ay ang agarang reaksyon ng gobyerno ng China. Ang mga ulat ay nagpapahiwatig na ang mga otoridad ng China ay mabilis na kumilos upang isara ang mga balita tungkol sa insidente at tanggalin ang mga ebidensya na may kaugnayan dito. Ang mga kwentong unang nag-leak mula sa isang pinagkakatiwala ang website ng pag-leak ng balita sa China ay tinanggal isang oras lamang pagkatapos ng pag-post nito. Ang tugon na ito ay nagdulot ng pang-internasyonal na pag-usisa at pag-aalala dahil itinaas nito ang mga tanong tungkol sa transparency at ang lawak kung saan ang impormasyon ay kinukontrol sa loob ng China. Kung ang mga haka-haka tungkol sa pagkakasangkot ng isang submarine ng China sa insidente ay tumpak, ito ay nagmumungkahi ng isang komplikado at potensyal na may kinalaman sa sitwasyon. Ang mga pagsasanay sa submarine na live fire ay karaniwang mahusay na binalak at isinasagawa ng may katumpakan upang matiyak ang kaligtasan ng mga ito. Gayunpaman, maaaring mangyari ang mga maling kalkulasyon na humahantong naman sa mga hindi inaasahang kahihinatnan. Ang aksidenteng pinsala na dulot ng sistema ng armas ng submarino ay maaaring magkaroon ng matinding implikasyon para sa katatagan ng rehiyon. Maaari rin itong nagpapahiwatig ng mga lapses sa komunikasyon at koordinasyon sa loob mismo ng military apparatus ng China. Ang pagtagas ng naturang impormasyon mula sa mga mapagkukunang Chino ay binibigyang diin ang pagiging sensitibo at kahalagahan ng insidente. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang isang regional concern. Nagtataglay din ito ng makabuluhang pandaigdigang implikasyon. Ito ay isang kritikal na rutang pandagat para sa internasyonal na kalakalan na mahigit $5 trillion na halaga ng mga kalakal na dumadaan sa tubig na ito taon-taon. No wonder, no, mga utol. Kaya rin nakikialam na mga Western countries, so particular ang Europe, ang United States, kasi nga napaka-importante ng South China Sea sa trade. Okay, mga utol, yung trade, world trade, yung kalakalan. Dahil 30% di umano ng ruta ng mga barkong pangkalakal ay dumadaan dyan. Yun din siguro, at palagay ko, yun lang ang logic dyan eh. Isa sa mga dahilan kung bakit pinipilit sakupin ng China yung buong South China Sea na sa ganun makontrol nila yung trade route na yan. Okay? So matagal ko na sinabi yan, at ayon din sa mga eksperto, isa talaga yun sa mga dahilan. So kung sa Taiwan ay yung microchip, dito sa South China Sea yung trade route, bukod pa doon sa mga natural gas and oil deposits, yung enerhiyang makukuha nila sa ilalim ng karagatang ito. Yun. Wala nang iba para maging global superpower sila at mag number one sila. At ano ang kasunod? Alam nyo na, mga utol. So pwede rin naman na senaryo ni itong pagsabog ng barko nila, eh sinadya nila, mga utol, pero yung tinago nila, malamang sa malamang, eh kung iisipin natin, eh nag-malfunction ang kanilang mga weapon system. Okay? So pa-comment na lang inyong opinion, tuloy na natin. Ang anumang pagtaas ng tensyon sa salungatan sa rehiyon ay maaaring makagambala sa mahalagang rutang ito ng kalakalan. Tama. Na humahantong sa mga kahihinatnan sa ekonomiya para sa mga bansa sa buong mundo. Higit pa rito, binibigyang diin ng insidente ang pangailangan para sa internasyonal na alituntunin at pamantayan na namamahala sa mga hindi pagkakaunawaan sa dagat at paglutas ng salungatan. Ang United Nations Convention on the Law of the Sea ay nagbibigay ng balangkas para sa pagtugon sa mga naturang issue na nagbibigay diin sa mapayapang paglutas ng hindi pagkakaunawaan at ang kalayaan sa paglalayag. Ang pagtiyak na ang lahat ng partido ay gumagalang at sumusunod sa mga prinsipyo ng UNCLOS ay mahalaga para sa pagpapanatili ng katatagan sa West Philippine Sea. Ang pagkasira ng isang barko ng China sa West Philippine Sea ay isang nakababahalang paalala ng pabago-bago ng rehiyong ito at ang potensyal para sa mga salungatan na biglang lumaki. Tama. Habang naghihintay ang mundo ng mga sagot tungkol sa insidente at ang mga haka-haka na nakapaligid dito, napakahalaga para sa lahat ng mga partidong kasangkot na unahin ng diplomasya at mapayapang paglutas ng hindi pagkakaunawaan. Dapat suportahan ng internasyonal na komunidad ang mga pagisikap na mabawasan ang mga tensyon at makahanap ng pangmatagalang solusyon sa mga komplikadong issue na nakapalibot sa West Philippine Sea. Habang kinikilala ang posibilidad ng mga kalunos-lunos na aksidente at ang mga pangailangan para sa pinabuting mga protocols sa kaligtasan sa loob ng mga pagsasanay sa militar. Ano palagay mo sa mga balitang ito, kaibigan? Ibigay ang iyong opinion sa ibaba. Hanggang dito lang po muna ang mga balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Ayan, mga utol, ha? Anong masasabi nyo dyan, no? Tama nga naman, no? Yan naman talaga ang gusto ng karamihan, no? Mauwi sa mapag-usapan sa diplomasyang pamamaraan, tapos mauwi sa isang mutual agreement. Kaya lang, mga utol, ang kinakatakot ng karamihan mga Pinoy, hindi lang ako, tingin ko ha, pati ng ating gobyerno na rin, eh hindi naman talaga, kasi
ang daming beses na eh, no? Hindi naman tumutupad ang China sa kanilang mga sinasabi. Kahit na ang statement nila eh, gusto rin nilang mapag-usapan, diplomasya, mutual agreement, di ba? Payag daw sila doon. Pero ano ba? Ah, kailangan in favor sa kanila o pabaya? Feeling ko ang gusto nila eh, pabayaan na lang ng Pilipinas o ng ibang bansa na may claim dyan sa South China Sea yung mga inaangkin nilang teritoryo. Nang sa ganun, oh, umokay sila. Palagay ko doon lang papayag itong China eh. Pero other than that, parang by hook or by crook, kailangan nilang makuha yung mga teritoryo na yan. Parang ganun eh, yun lang doon saan sila papayag. Pag tayo pumayag, na kanila na yung teritoryo natin. Eh hindi naman tayo papayag mga utol. Kaya hanggang ngayon, hindi pa tapos ang usapin na ito. Pero sino nga ba ang tama? Sino nga ba ang nasa tama at nasa mali? Palagay ko, at alam kong sasang-ayon kayo, eh nasa tama ang Pilipinas. Dahil hindi naman tayo yung nananakop ng teritoryo. Pinagtatanggol lang natin yung teritoryong inaagaw ng China. Yun lang naman ang stand ng karamihan sa mga Pinoy. At alam kong sasang-ayon kayo mga utol. Diba? Yun lang naman stand natin eh. Tigilan nyo yung teritoryo namin, alisan nyo, payagan nyo, di that way, okay tayo. Pero yung sinasabi nila kaibigan natin sila, hindi ako naniniwala doon kasi inaagawan tayo ng mga yan. O, di ba? Nagiging debate pa ngayon sa Pinas yung kanino kakampi sa US sa China. Kakampi pa kayo sa China, mga utol? Eh, tahasan tayong tinatarantado at inaagawan ng teritoryo, kakampihan nyo pa yung mga yan. Diba? Sisimplihan na natin yung logika eh. Well anyway, pa-comment na lang ang inyong opinion tungkol dito. Pa-ilagay na lang. Maraming salamat sa iyo. Terong Explain, maraming salamat sa inyo mga utol. Muli ako si Target Achilles. In behalf of the Real South Pride Production, ako nagpapasalamat sa walang sawan yung pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyong lahat. Huwag niyo kakalimutang maglagay ng inyong opinion at komento.